needs to go on the right list. Pray that our sacrifice be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his spirits. Receive our oblation, O Lord, by which is brought about a gracious exchange that by offering what you have given, we may merit to receive your very self. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For when your children were scattered afar by sin, to the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that the people form as one by the unity of the Trinity. May the body of Christ and the temple of the Holy Spirit might, in the praise of your manifold wisdom, be manifest to the church. And so, in company with the voice of angels, we praise you, and with joy, we proclaim. The mystery of faith.
reconciling for you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we will be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring to the fullness of charity together with Francis, Benaventura, and all the clergy. Remember also, brothers and sisters, you have fallen asleep in the hope of the resurrection and all we have died in your mercy. Welcome them into the light of your face and mercy on us all, we pray. That we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints, who have pleased you throughout the ages, and may merit to be glorious in your life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Live and reign forever and ever. Amen. The peace.
presence of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace.
Please ordain. Prayer against the death penalty. Father, source of giver of life, we lift our hearts and voices to you. Help us build society that truly chooses life in our situations. Let our response be, Lord, hear our prayer. For those experiencing pain and anguish because of violence, crimes, for the perpetrators and victim of atrocities who both struggles and angers and hatred. For our broken world, enhanced by the desires of revenge. For our wounded society, missiles by the illusion that one must take life in order to defend him. Let us together help us to make peace. For our country, tempted to accept violence and revenge. For the conviction to recognize the moral and dignity of all people. For the wisdom to see poverty, injustice, and lack of education and employment opportunities as likely cause of criminalities. For guidance and compassion in addressing the pain of both victims and perpetrators of wrongdoing. Help us to make peace. For the fortitude to find solutions that will protect the dignity of all people and bring about true reconciliation. Help us to make peace. For the inspiration to renew society on the basis of love and restorative justice. Help us to make peace. Let us pray. Father of compassion, you let your pain fall in the just and unjust. Give us a heart like yours, so that we may love you as you love, even those who have caused you pain. There is our inquiry for vengeance and move to heal up the death row and ill offenders. But disguise as the call for justice. Let true and lasting justice spring forth. Jesus, our brother, you suffered execution in the hands of the powerful, but you did not let hatred overcome you. Help us to ease our victims of violence so that our injury, love may help heal their wounds. Holy Spirit, Lord and giver of life, you strengthen us in the struggle for justice. Help us to work tirelessly against state-sanctioned death, to the renewed society in truth, justice, love, and respect, so that violence will cease and peace may prevail. Amen. Mary, Mother of Life, protect the Filipino people from the focus of death. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Colonso, St. Paul the First Hermit, St. Martin the Forest, the healer of the sea. May we partake of Christ through these sacraments. We humbly implore your mercy, Lord, that conform to this image on earth we may merit also to be his co-heirs in heaven, who lives and reigns forever and ever. Amen. Dispisited. Bakit po ng ating pasensya na po kayo sa kasi hindi nakapos yung aking pinapagawa. May mga uneven services. So, pasensya na po kayo. Medyo malikabog pa. Kasi hindi naman natin kagandang kamalis. May malikabog agad. Hindi tayo natatapos. So, medyo malaki po yung ating gastos ngayong linggong ito sapagkat bumili tayo ng at
traditional granite tiles. May medyo kapag umatsuka, ay medyo mas mahal kapag inalilaan. Ang matsuka kasi ay made to order. So bago pa ako natin makuha yun, yun ay minimum of 1 month. So, ay yung ating mong trabahador ay medyo kapag magpahinto tayo ng isang buwan, kawawa naman yung ating mga dadaanan. So medyo malaki na po yung maging abala. So kaya ginawa na lang muna natin na yung granite tiles. So magkocomplement naman po ito sa aming matyuka tiles at saka doon po sa aming lumang mga natirang tiles na nag-isip po natin. So yun po yung puti. Medyo malaki po yan, no? Kasi marami. So, yung ating tiles, yung pong mga buhangin, graba, semento, adhesive. Ang lahat po ng ating materials ay umabot ng 46,234. Yung pong ating labor, yung labor natin ay 3-6 na araw at isang 5 araw, no? Ang lahat po ay umabot ng 10,150, no? Yung pong ating labor. So, 46,234.50 plus 10,150. So, ang ating po total expenses itong linggo nito ay 56,384 and 50 centavos. So, mayroon tayong pera from last month. We have 64,785 minus 56,384 and 50 centavos. May natira pa tayong 8,450 centavos. May mga nagbigay din noon naman. Elliot family, 1,000. Danny and Amy Santos, 1,000. Anonymous, 5,000. Pamilya Puyan, 500. So, total collection po natin sa linggo ito ay 7,500. Plus, 8,450 centavos equals 15,950 centavos. So, medyo naubos na po yung ating pera. So sana po ay ipadalangin natin na may mga pagnanais na magbigay para po sa lingkong ito, para may mga ipagpatuloy natin. No? Sana nga po ay, well, in almost kalahati na po tayo ng yan sa harapan, maliban dito sa altar. Sana nga po ay yung ating panalangin, sana po ay maitapos natin ang gandun sa pinakaandaran si Papa. So para maging maganda naman yung vista. Sabi ko nga, sa lahat po ng parokya na pinuntahan ko, ito lamang po yung walang kasal. Mayroon naman, isang taon, isang kasal. So, kaya po baka hindi na ako marunong magkasal. Nung ako na sa ibang parokya, ay at least once a week may kasal. No? So, siguro po, kung mapaganda natin yung ating simbahan, I'm hoping sana na marami rin ngayon
tayo ng pagpakasala. So para maramdaman natin yung bahagi ng buhay parokya. So hindi po yung ating manalangin. Kaya hindi ko rin naman masisisi kung bakit mas gusto ng iba na mas mahal. Kasi mas maganda. Siguro po ay kapag inaayos din natin ito para walang maging dahilan para hindi sila rito magpakasal. So ito po ay para sa inyo, kung sakaling kayo magpapakasal, sa inyong mga anak o sa inyong mga apo. Pero kaya kayo rin, simpahan natin may isaayos natin para mayroon tayong lugar ng panalangin na matulungan tayo na magdasal. Yung pong ating altar, makita po natin na kinakailangan natin ang tambakan. So ako po yung meaning sa inyo, baka meron kayong manambak sa inyo. Mga bato, lupa, na hindi nyo malaman kung saan nyo itatapon. Or, mga bote. Sabi sa akin, isang parapiano one time, sabi, Father, yung mga bata, hindi na kayo kumukuha ng bote. Plastic na lang inahanap, mabigat daw. Pero po yung mga bote, yung mga bote na may ulay, hindi ho nabibili yan eh. Yung kalimitan nabibili lang yung bote na clear. So yung mga bote na walang ulay ay mahirap, mainispos. So pwede niyo pong itispos dito. Ay lagay niyo po sa ating altar. Ang hoping na itong bahagi na ito ay baka mo siguro hanggang next week ay mapuno na natin. So, pwede mo rin po yung mga pinagpalitan ninyong tiles. O baka nagpalit kayo ng lavabo, na ceramica, o ng inodoro. So, pwede rin nung natin ilagay dito. No? Medyo malaki rin nung kasi yung lupa na kailangan natin. So, bahagi yun na kung saan ay makita po natin na may ibahagi rin po kayo para sa ating altar. So, ano nga, ipatuloy natin yung panalangin para po sa ating proyekto sa pag-asayos ng ating tiles. Muli po, maraming salamat sa iyong patuloy ng pagsuporta sa ating programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Pagkabat na i-announce na ako kanina, ayos ko lang ulitin, ano, yung ating pagkumpilan, may kumpilan tayo. 12 years old mataas, ang kumpilan po natin ay October 21. So, yung simula po ng seminar ay September 30. So, pakihanda na po yung inyong mga anak. Anong kailangan? Baptismal certificate. At pag-atid ng mga sa seminar ng kumpil. No? So, kasi tatlo araw na magkakaroon ng seminar. So, starting September 30. No? The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and ask for God's blessing. May your heavenly favor, O Lord, we pray, increase in number the people subject to you and make them always obedient to your commands. Through Christ our Lord. Amen. May Almighty God bless you all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love and mercy of our God. Thanks be to God.